Wala ko taron kuha tag pabo kay na imong hatag natog pabo. Wala tong bayong lindo. Tara, biguro before ta mo palit sa tag kanang turta para tong dado natong atong angkol nga maghatag og pabo. So para na po siya gamay snack kay maikog tag itaga atong pabo. All right, let's go. Sulod ba na Dias? Sulod ba na Dias ba yung? Gagbay po na sa maginana, dito po yung taglas ba taglas? Tapay. Oo, naagbay, naan siya matubo, pero nitis, ano nang lingin nga gamay na hangat. Ato bro, puro bay, hindi po mong bukal po. Ang butok na lang po ang bulan ganyan. Mayo. Mayo pala ganyan. May banda na kaya. Duha mo i-dumpo na kay naroon si Das Dumping. Ano ka dumpo? Ito dumping pin na ba? Ito yung... Balaan ito kumro, buot-buot naman ako. Hindi binitin natin duha. Ano po duha sa buot? Dahil nga kung sinigil mo na buong gahalan, hindi ko pagsagot ba? Hindi ko kumubuhin kay mawala niya. Ano ko saan ko wala ko dito siya nakahala? Nahurot na yung mga... Huwag ay lahat ang mga... Ako wala mo na? Ha? Kay... Kaliw mo na siya.
Sila pa kanina. 14, 15, 16. Hindi ako good na. Dagdag puwersa. Uwa ba yun? Ang bata. Brood pa. Brood pa. Brood pa. Size kilos lang ini city mo. Ito naman yung mga babae natin na pabo, mga ka-farmers. Ito rin ay binigay nung nagbigay ng lalaki na pabo ngayon. Pero nung binigay niya ito noon ay mga sisiw pa lang. Kaya ito, lumaki na sila. At luckily, yung mga pabo na ito ay mga babae. So, kailangan ng lalaki. So, yun, binigyan tayo. At ngayon, ito ang ipapakain natin sa kanila. Sapal ng niyog na binasa sa tubig. Tapos mamaya hahaluan natin niya ng konting feeds para may lasa yung kanilang kinakain. So yun yung palagi kong binibigay sa kanila na pagkain. So para low maintenance lang yung pinapatukan natin. At ito, lalagyan natin ng konting feeds para mas ganado silang kumain. So sa itaas natin nilalagay yung feeds dahil kapag tutuka sila sa feeds, masasali o madadala nila yung sapal ng niyog. So eventually, maubos din nila pagkain yung mga binibigay natin na sapal ng niyog. So hindi lang feeds yung maubos, kundi pati na rin yung sapal ng niyog. Dahil kung sapal ng niyog lang na plain yung ibibigay natin, ay minsan merong matitira. So yun ang idea ko, na binibigyan natin sila ng feeds para maubos talaga yung binibigay nating patuka sa kanila. So yan yung ating mga limang babae, at plano ko pang gawan ito ng breeding pen para malagay natin yung rooster at saka itong limang babae na mga pabo, at hopefully makapag-produce tayo ng mga sisiw nito at maparami natin ang mga pabo na ito. So isa sa mga dahilan din kung bakit inaalagaan natin ito ay para makaproduce ng maraming pabo. So yun lamang mga ka-farmers.